Isang magandang araw pong muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang kahulugan ng pagkakasunod-sunod ng mga numero na madalas nating nakikita. Ito ay tinatawag ding angel numbers. Bago ko po simulan ang aking ibabahagi ay nais ko pong ipaalam na sa dulong bahagi ng video na ito ay shout out para sa masusugid na manonood at tagapakinig ng mga subscribers ng Gio and Gwen Luck and Money Channel. Inaanyayahan ko din po kayong panoorin ng video na may pamagat na ang swerteng ibibigay ng Pyrite para naman sa aking giveaway. Ang mga angelic numbers ay isang paraan para magbigay alam ng mga anghel sa'yo. Paraan upang ibigay sa'yo ang coded na mensahe gamit ang sequence na mga numero. Ang mga numero ay tinatawag na universal language, kung kaya't gusto ng mga anghel na ipaalam ang kanilang presensya. Ito ay ang mga pagkakasunod-sunod na mga numero na madalas mong makikita. Hindi ito coincidence na paulit-ulit mong nakikita ang mga ganitong numero. Katunayan ay gusto lang magbigay alam ang mga anghel natin. Ngayon at alam na natin ang ibig sabihin ng mga angel numbers, kailangan din nating alamin kung paano ito basahin. Ito ang mga senyales para makuha ang ating atensyon para patnubayan tayo. Patnubay sa ating mga isipan at emosyon. Minsan napapansin nating paulit-ulit nating nakikita ang mga ganitong numero. Siguro makakakita ka ng mga numero ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw. Ang ibig sabihin nito ay nais na makipag-usap sa iyo ang iyong anghel. Ipinapahiwatig na kailangan nating maging positibo sa anumang bagay. Kung paano nakaayos ang mga numero ay kailangan nating pansinin. Kadalasan 3 numero ang mga senyales ng mga angelic numbers. Kung makakapansin ka ng paulit-ulit na 3 numero na magkakapareho, ito ay senyales na mayroong nais na ipahiwatig sa iyo ang iyong guardian angel. Kadalasan, ang mga ganitong numero ay nakikita natin sa plaka ng sasakyan, sa telepono, sa oras, o kaya naman ay sa resibo. Laging gumagawa ng paraan ang mga anghel para magbigay alam at tulungan tayo sa araw-araw nating problema. Kapag tayo ay nangangailangan ng tulong, lagi nila tayong sinasagot. Kung madalas itong nangyayari o madalas mo itong nakikita, kailangan mong maging aware na may gustong ipaalam sa iyo ang iyong guardian angel. Narito ang ibig sabihin ng magkakasunod na numero na iyong nakikita. Angel number 111. Mayroon itong madali at mabuting kahulugan sa iyo. Ibig sabihin ng numerong ito ay alignment. Sinasabi ng mga anghel na naka-align ka na at kung anong daan ang mayroon ka ngayon ay kailangan mong manatili sapagkat narito na ang magandang buhay mo sa ganitong sandali. Isa rin itong senyales ng creative energy kung saan magandang maghangad o mag-wish dahil sa alam mong nakikinig ang anghel kapag nakikita mo ang angel number 111. Angel number 222. Ang ibig sabihin nito ay kailangan mong magtiwala kahit anuman ang mangyari sa mga ganitong sandali. Maaring hindi ito pabor sa iyo, ngunit ito ay para sa ikabubuti ng buhay mo. Kung ang angel number na to ang madalas mong makikita, ay kailangan mong pahalagahan ang mga taong nakapaligid sa iyo at ang mga taong laging sumusuporta sa mga desisyon mo. Angel number 333. Kailangan mong ilabas ang kung anong mayroon kang itinatago sa iyong isipan. Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo dahil sa masasaktan ka lang. Negatibo man o positibo ay i-let go mo. Senyales na kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Huwag mong lokohin ang sarili at bigyan mo ng atensyon ang sarili, katawan, isipan, at ang espiritu. Do not keep yourself in the shadow that you created yourself. Let the sun shine upon you and set you free. Angel number 444. Ang tulong ay papunta na. Narinig ng mga anghel ang mga panalangin mo at handang gabayan ka para sa ikabubuti mo.
isipin mong hindi ka nag-iisa at laging nandyan ang mga anghel. Kailangang maging open ka sa kanila, sabihin mo sa anghel ang nararamdaman mo at pabayaan silang tulungan ka. Angel number 555. Kapag ikaw ay mag-uumpisa ng bagong kabanata ng iyong buhay, madalas mong makikita ang angel number 555. Ito ang senyales para alamin at magtiwala sa iyong paglalakbay. Ang anghel ay laging nandyan para gabayan ka sa kung anong desisyon ang gagawin mo. Let go of the past. Kailangan mong mag-move on at bigyan mo ng sapat na oras ang sarili mo para gumawa ng panibagong paraan na makapagpapabago sa iyo at mas mapapakinabangan mo. Angel number 666. Ikaw ay nakulong sa isang thoughts na kailangan mong makawala. Maring masamang alaala o masamang karanasan. Ano man yun ay kailangan mong baguhin ang mga iniisip mo. Minsan yun ang narinig na ang numerong 666 ay masamang pangitain o nagdadala ng kamalasan. Pero dyan kayo nagkakamali. Isa lang itong senyales ng iyong anghel na kailangan mong baguhin ang iniisip mo para na rin sa ikabubuti mo. Angel number 777. Ang numerong ito ay nagdadala ng isang himala at spiritual mastery. Maswerte kung madalas mo itong makikita dahil sa masaya ang iyong anghel sa kung ano ang iyong pinagagawa at ikaw ay nasa tamang landas. Kung ikaw ay mayroong hinahangad, maghintay ka lang at paparating na ito. Kailangan lamang ng kaunting pasensya. Angel number 888. Mayroong magandang paparating sa iyo, maaring relasyon, trabaho o mga bagay na minsan mo nang hinangad. Kung may nais kang gawin, huwag mo nang patagalin pa dahil ito na ang tamang panahon. Angel number 999. Ito ay nangangahulugan ng isang katapusan. Mayroong kabanata ng iyong buhay ang matatapos o malapit nang makompleto at handang tumulong ang anghel para tapusin ang mga bagay na gusto mong tapusin. Sinasabing natapos mo na ang iyong mga lesson at may nakuhang aral na may malaking epekto sa iyong buhay. Huwag mong isipin na isa itong masamang senyales. Maaring ito rin ang bagong pasimula. Wherever there is an end, there is a new beginning. Sana ay nakatulong ang aking ibinahagi upang magkaroon ng kasagutan ang mga numero na paulit-ulit ninyong nakikita sa inyong paligid. Isang magandang araw pong muli at bago ko simulan ang shout-out na bahagi, nais ko pong humingi ng pasensya sa mga nagko-comment ng tungkol sa kahulugan ng panaginip. Sa mga hindi ko nasasagot sa comment, pakiantay na lamang po dahil i-upload ko ang video ng aking kasagutan. Pasensya po kung hindi ko agad nasasagot. Sasamantalahin ko na din po ang pagkakataon na ito para anyayahan kayo na panoorin at i-subscribe ang mga YouTube channel na ito. Simple Create Motivation, Simple Inspiration, at Ogi the Pogi. Ang mga ito po ay tungkol sa buhay sa Japan at motivational quotes. Merry Christmas and shout out po kay RG Gabuat, Nicholas Kataag, Elizabeth Rios, Warda Palti, Rico Rodriguez, Julian Wagtang, Mafe Motabon, Ginevere Chan, Rowena Lopez, Titing Solomon, Ana Lelacida, Lucila Kapunitan, Jill, Glory Datorio, Romeo Alonte, Rems Villanueva, Marivic Malinaw, Jomarie Mangkera, Josefina Pascua, Lisa Toleco, Priscilla Bolicao, Remedios Notario, Johanna Pagaduan, Desan Genobia, Dylan Black, Rod Van Dam, Joseph Berog, Elizabeth Garcia Miranda, Alia Luna, Rosan Ugsod, Christina Remandaban, San VTV, Trinidad Cindy, Lina Pereras, Jocelyn Mino. Shoutout din po and Merry Christmas kay Karenina Sionson, Clarita Watanabe, Belinda Lopez, Mark Daniel, Mary Jane Burabod,
Sunflower 0466, Malon Ivag, Rolly Dupaya, Marisa Subeldia, Arlen Cortejo, Albert Music Lover, Maricel Mirales, Melba Mondoy, Ana Untalan, Concepcion Velasco, Maria Teresa, at Nestor Pagtanak. Muli po ay maraming salamat at 2 to 3 days po ang pagpapalit ko ng mga bagong shoutout. Huwag nyo din pong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like, mag-share at mag-comment. Dahil malaki po ang maitutulong ng pagko-comment ninyo upang lumago at mapansin ang aking channel. Tatalawin ko po itong malaking utang na loob sa inyong lahat. Naway makamit natin ang tagumpay, kasaganaan, kasiyahan at kayamanan sa taong 2024. Ingat po kayo palagi. God bless, be positive, stay healthy, and be happy.